Good morning. Yeah, mga boss, welcome back muli dito sa ating channel. Ayan, palis po tayo. Bale yung sasakyan natin ngayon, si Hero. Dadalhin po nila misis sa Hyundai San Fernando para ipa-change oil. Ayan, gagamitin natin ngayon yung ating service, si Snipey. Ayan, mga kumusta po lahat? Ayan, bago tayo umalis, update muna tayo dito sa ginagawa namin dito sa ano natin, renovation natin dito sa amin lang dito sa malapit nyo na sa Milabasan. Update muna tayo bago tayo makita sa farm. Forma nyo nyan ta. Ayun yung mga forma, mga latigya to. Ayun yung mga daladala ko. Ayun mga boss, yung ating project dito. Nakapagtayo na sila ng poste kapon. Tapos sa nag-iba na rin po yung dito. Yung dating sintada. Tapos yung beam, pinag-iba ko na rin para lagyan natin ng mas malaking ano, mas malaking bakal yung ating ilalagay, dahil nga ano to, lalagyan natin yung slab. Maliit lang naman po ito sa harapan. Ayan lang yung kanyang space. Tapos yan yung lasang tamil naman. Tama na muna yan. Ano yung muna yung ano, yung bayad, magkano? Magkano yung sa piraso niyan? 50. Ha? O kuhanin mo kayo ano? Oh, tama na muna yan. Pasa mo bro. Sa taas. Yan o. Nililit ang bakal niya. Alam sa ano na po ito. 9mm tsaka... Alam sa 9mm to. Continue lang po yung pagano nila. Magkasinta sila ngayon dito. Sa itop na giba ko 24 na to. Para palitan natin ng D5 CHD. CR Chassis Jason. Ito muna tayo sa farm para mabili ko rin, dapat bilhin ngayon doon. Makabibili po ako ng ano ngayon. Hardy Flex or fiber cement board. And si Roan tsaka si Alexa. Hello po. Sabi mo, hello. Hoy. Sir. Ay, iyak pa, no? Alis muna tayo. Mali muna po tayo ng may ulam namin doon. Taong tsaka Gigi. Boss, nandito na tayo sa site. Nandito pala yung sasakyan, bale yung mga grill si ate na nila dun kina Boss Ronald. Sa Fernando rin naman ang punta nila misis. So yan, kasama nila si Den din tsaka si Poy Poy. I-move na nila yung ano, mga bintana dun. Ayan si Den din tsaka si Poy Poy. Ay, dadali na nila dun. Okay, dito na tayo sa farm. And tapos mga boss, ginawan din namin ng sampayan si Boss Ronald, si Pai Ronald, po yung sampayan niya. Ayan, 2 meters yung haba, bali dalawa yung ginawa natin para sa kanya. Tarmer naman tayong mga sobrang materyales. Ayan, 1 by 1 yung kanyang sampayan. 2 meters by 150 yung taas. Ito yung malaki sa sliding door sa may carports yung opening doon. Tapos yung mga bintana. Ayan yung mga window grills. I-atid na po nila ngayon doon. Tapos syempre pagka na-install to, rear cuts pa po ito. Hindi na may iwasan na makagasgas. Ayan tulad dito. Ayan, may gasgas siya. So, dadala tayo na pinturang pang retouch. Ang daming ano, yung tawag dito yung kotong lupa, maglalagay ka na lang dito, kakainin nila kotong lupa. Ito mga boss,
Tatanda ko pa nung nangaral pa ako ng elementary. Pinaglalaruan po namin to. Naraglagan namin ng langgam. Ayan. Simula. Putang lupa. Yan o. Nandiyan yung ano. Natatandaan ko pa nung nasa grade school pa lang ako. Ating biniling ulam ay tahong tsaka ano tsaka galonggong ang aming ulam ngayon dito. Baka dito po ako nananghalian gawa ng yung sakyan natin isa ka papa change oil sila misis na lang po yung magdadala doon tsaka si Bayo tapos si hatid nga nila si ano sila Denden doon tsaka si Poy Poy i-adjust yung mga bintana. Shoutout kay ano, kay paring Louis. Pare, ito yung mga paborito mo. Tahong. Tapos meron tayong galonggong. Meron tayong, di ba, wala yung sabaw. Tapos piniritong sida. Kamatis, luya, tsaka pekchay. Gigisa ako na lang po mamaya yan. Gigisa. Ayan, nanganak pala. Nanganak na pala yung ano, mga boss. Yung alaga naming kambing dito. Tignan natin yung naging anak. Ano yun? Anak. Yung kambing. Den! Nanganak na yung kambing mo. Tignan natin kung kamukha mo. Joke lang po yan. Tignan natin yung kambing. Dito yata siya ng anak. Ayun. Ayun siya. Ayun yung mga anak niya, ayun. Tulog ba? Tulog yata sila. Ayan, haboy. Ayan yung isa. Ayan, papahinga. Kakulay po ng ano. Gin dito. Yung boteng gin. Ito, daddy. Daddy ka, daddy. Daddy. Ayan po siya. Cute. Cute niya. Ang laki. Ang pagkain ng nanay. Yung sakate natin para siyang gatas. Napulupot yung tali niya. Yung simple yung tali. Ayan. Ayan. Tawagin mo yung isang kapatid mo. Ayan. Oh. Mahina pa yung isa. Ano natin isa? Muna na siya magpahinga. Kapon lumakas siya. Kapon lang po yan. Ginamit. Cute niyo. Nahihina pa. Nahihina pa siya. Isa nanginginig. Nanginginig ba? Hindi pa siya ganun katiba yung kanyang pagtayo. Ayun, ay. Jumerbox, ayun. Tapos tabi po sa mga kumakain. Okay. Very good. Very good, mate. Katadagan na naman kami ng dalawa. Kambing.
sa ginagawa ng mga tropa dito. And si Alvin, ba nilalagay mo na yung ano? Wood planks. Nilalapat na ni Alvin. Ano? Kasi naka-framing na rin itong high ceiling. Magiging design ito mga boss, simple lang po yan. And tapos yung CR, yan. Patapos na pala ito na lang sa higit flooring. Yan na siya. Tapos bibili ako mamaya ang hardiplex. Hardiplex, bibili tayong Python board. Bukas, pwede na ano to. Boss Jeff, lagi nagkisam yan eh. Lagay na yung mga water closet dyan. Okay na naman po yung ano nito, yung septic tank. Ayan, gawa na rin septic tank yan. Ang wala na lang dyan is water supply. Clank. Ayan, lutuin ko muna po itong ano, itong aming magiging ulam for today. Ito, saka yung tingin itong Gigi. Gigi sa lang naman natin ito sa ano, mga basta. Kamatis, luya, niluluya, tapos sa pechay. Ayan, okay na po yun. Bago ako bumili ng materyales. Basta nakapagluto na po tayo. Ito yung ating tinabawang tahong, tapos yung piniritong galonggong. Pwede na tayong lumarga nito. Bibili po ako ng materyales. Hardiplex tsaka metal stud. Simpleng ulam. Natin tayo si Marami. Sa San Fernando project naman po tayo. Okay, bahay ni Boss Ronald. Ayan yung po mga window grills i-install natin. So binabakbak po ni dyan din yung mga silicone dyan para ma-i-move or ma-adjust po yung mga bintana. Ayan, para po i-flash dyan sa labas para yung ating mga ginawang window grills is mag-cashya dyan sa ano, dyan sa loob. Ayan, binabakbak po niya yung silicone para i-adjust nga po. Yan, installation po nila. Maraming salamat kay Boss Ronald sa pag-video ng kanilang ginawa doon. Baring Ronald pala. Yan, shoutout pare. Maraming salamat sa pag-video. Yan, pagkatapos bumabakbak ng silicone. So, yan, natanggalin muna yung frame ng ating bintana. Tapos yung open back, yan, matitira. So, tatanggalin din po yan. I-adjust dito sa kanto ng bintana dito sa labas para magkasya yung ating window grills nga na ginawa. Inaano na ni Poy, tinatanggal na yung mga screw. So, magpapanibagong butas tayo dyan. Ayan. Installation na po ng mga window grills pagka-adjust ng mga pintana. Kung may masisirang pintura, so kailangan natin i-retouch.
installation. Ayan po yung itsura niya pagka nakalagay na siya. Saktong-sakto yung kanyang handle nung window grills tsaka yung kanyang lock. Ayan po yung itsura ng window grills ng ginawa natin para kay Paul Ronald sa Kapili family. Shout out kay Nanay Rosie, kay Tatay Meng, ayan kay Ate Adele. Ate Del, ayan, shoutout po kay Kieron, tsaka kay Ma'am Jobeline dyan sa St. Jude Project installation po ng window grills dyan. Sina Poy Poy, tsaka si Denden po yung nag-install. Baka yung malaki, babalik tayo ang maglalagay ng malaking, ano, malaking sliding door dun sa may carport. Ayan, nalapat na niya dun sa mga ating wood plank. So, tapos ang sobra na rin dito mga ating wood. Ayan, 1.5 dito. Pipitikan, puputulan na dito. Pagka alis ko, Ben, pagka alas 12 na, kumain na kayo, no? Huwag nyo na kontain. Bibili ko materialis. Ayan si Viepoy, yan yung si Lori. Tapos yung ating nag-framing dito. Ayan, dito mo sa ano lang po dito. Hard press na lang po ilalagay natin dito. Pipintura na lang ng puti. Para meron siyang accent, hindi puro PVC panel. Tapos lalagay na lang natin yung home. Pinaka-design niya. Saka dito sa kabila. Tapos pala doon, ang napag-usapan na rin namin ni Barry Louie yun. Magiging ano lang po yun, drywall. Binabalak niya, lalagyan niya ng pinaka-TV console doon dito sa area na to. Na meron silang bed doon, so nakaharap dito yung ano, dito sa harapan yung TV console sa taas, talaga ng TV. So drywall ang final decision dyan. So dito, ayan na, framing na, then yung mga ganda pati rito. Nabiling din ako ng pa hardy plus nga, yun itingin tayo dito yung sa right, yung mura pricing board. Let's go! Hindi muna tayong materialis. Init. Init dito sa Pampanga. Parati ang sakyan ngayon. Bali nirap ko po yung ano ni Poy Poy, yung ating kolong-kolong. Yung ating magiging service. Kolong-kolong muna tayo. Ayan. Ay, wala ko naman bubong. Wala siyang bubong. Wala siyang driver shade. Ayan, ating service. Ayaw pong mandar. Ayaw mandar, kaya kaya. Ayaw. Ayaw mo na, ayaw man da. Yan na kasi ito, nakasandal yung hardy flex dyan. Subo mo yung starter na. Wala namang starter eh. Kaya na gasolin niya. Mahirap talaga pa ano. Sa pego. Good.
pwede rin sa daan yan. Oh. Oh. Yun, nakarating din tayo sa hardware. Parang tayong Hardiflex. Ayan, mabos na kabili na po ako ng ano, ng smart board, ang kinuha nating brand. Bale 400 na, dati lang ano to, 360, 380 lang dati ito. Kumuha ko ng 26 pieces, tapos tech screw 1 and 1/2. Bale, ito po yung pang-screw natin dun sa wood planks na nilalagay natin. Tapos bumili na kong ano, stick well, wood glue para dun sa mga hardy planks. Tapos order ako ng metal paring pang additional doon sa binibila natin kasi medyo mataas na. Medyo mataas po rito. Doon, mural doon. So doon ako kukuha kung saan tayo makakamura o makakatipid. Yan, bali yung dito pinikap natin mga boss. Yung pong PSM board na in-order natin. Nag-deliver po mamaya after lunch daw. So yun, itayin ko na lang mamaya doon. Yan, nandito na po tayo. Baba muna natin itong ating materials na binili. Tayo kakain. Hindi pa tayo na nanghalian. Time check 12:45 na. Ibuksan niyo ba mamaya i-deliver yung ano, yung Hardiflex na in-order ko? Huwag niyo muna isara. Mamaya na lang nansara pagka na-deliver na yung ano, Hardiflex. Okay na kaya? Yun, mayroon tayong isang GG. Tapos dalawang mo kumain na kayo, Ben? Kumain lang po. Sabawin natin. Ligo lang pawis eh. Ako na yan mga boss, tayo po tayo, tayo muna po ako mag alauna na. Ayun o, ayos, ayos yung magdaan natin dyan. Ayun mga boss yung magdaan natin. Pwede sana ang guitarist to, kaya lang yung addition ni ano, ni Maring Joan, gusto niya is wood planks. Ayan, wood planks tapos babarnisan mga magiging screw natin dito mga boss sa ilalim. Meron pa siyang plywood, di pa natanggalin. Plywood pa lang, pinang forma, natanggalin pa yan. Kakabukas lang namin yung mount or yung screw. Ilalapat muna lahat ni Alvin. Ayan siya. Nababarnisan. Wow, yayamanin na to. Mga boss, hintayin na lang natin yung delivery ng ating spandrel. Hardiflex tsaka yung metal stud dito. Gagawing compartition. Tapos siguro ito, itong magiging pintuan nito, sliding na lang na ano, aluminum pintuan niya. Sliding. Ayun, yung mga pinagtabasan, Ben, tabi mo, mayroon kaming project ni Pare Louie dyan. Ayan, mayroon po kaming ano, project ni Pare Louie sa mga pinagtabasan. Ayan, sayang to. Ano kaming gagawin? Ano, bebenta namin sa palengke. Chopping board. Lalagyan namin ng ano, ng kawitan dito. So, pwede nang benta ng ano yan, 50 pesos. 50 isa. Yan pare, benta natin sa ano. Chopping board, di ba? Maganda yan? Hindi, meron kami yan dyan. Yan, dito muna sila framing. Si Basal lang, Basal! Basal! Masamig dito kaya gusto niyong maiga. Yung CR, yan. Tapos na rin po yung CR. Ayan o. Patutuyo na lang to. Sa bukas, pwede na rin ilagyan ng kisame. Kisame, nakabang na rin yung mga ilaw natin dyan. So, ready for na rin pagka okay na. So, grout. Tapos pwede nalagay yung mga accessories. Water closet. Rain shower head.
Tapos yung kanyang laboratory dito, bali mo gagawa pa tayo ng cabinet dito sa kanyang laboratory. Ito po yung mga niya, basin type na laboratory. PVC panel, tapos maglalagay tayo ng center light doon na drop light sa dining table. Dining table. You know. Ayan na, dumating na po yung ating in-order na ano, na Hardiflex. Ay, di pala Hardiflex to, sorry. Pison board na 1-port. 1-port po yung kapal. Ayan siya. So, tapos, pinauna ko muna yung drywall. Ayan, drywall. Ayan, oh. Natarasta, tapos ang spacing yan is 60. 60 na po yung spacing na, tapos 60 rin yung pagganyan. So, lalagyan natin ng Hardiflex ang ilalagay natin. Pang wall. Drywall. Lalagyan natin ng pinasaksakan para sa TV. Oh, break time, break time, break time. Kapi, kapi muna daw. Ayun, yung gana na. Hindi pa po naka-fix to. Lapat, nakalapat pa lang siya. Ayan siya. Okay. Yan na dyan. Kape, kape tayo, kape. Ayan, metal stud na ginagamit natin pang drywall. Ayan, ang isang piraso nito is 120 pesos. Tara, break time, break time. Tara. Tapos yung pintuan niya dito, sliding. Sliding na salamin. Aluminum. Wow. Ang ganyan na lang yan. Tapos dito yung aircon. Jun, butasan mo yung aircon dito, ha? Ano sa katong boss? Ano sa katong aircon natin yan? 18 inches. 18 inches. Nakuha ka talaga na, Jun. Oh, ganda lang tahan natin, oh. Selo. Pininis muna ni Alvin ito para bukas may ilagay na rin yun dyan. Yung may pa yun dyan mga boss. Bale nyo lang yan natin doon isa yung ano, yung KD, King Dry. Ito, mga sun dry lang po ito. Pagka kasi buo naman ganyan, pwede naman po yung sun dry. Ayan, sun dry yan. Mas mura po kasi yung sun dry kaysa sa King Dry. Ang board pit na kuha namin sa sun dry is 62 ang bigay sa atin. Doon sa pansumalok dyan dun sa ano, Bulacan. San Rafael yata yun, no? Pansumalok. Kape. Dalawa yung Milo sa bag ko eh. Ah, si Alvin, hindi siya nag-aapin, no? Nag-Milo everyday, no? Baka naman. Milo everyday. Baka ay, may galas ng kambing. No, galas ng kambing. Pagka maga, pwede nyo nang ando, no? Si Kuya Jun, sumususo doon ba? Oo, oh, Jun, pagka umaga, Jun. Ang bagong panganak yung ano, alaga natin. Doon, sumususo eh. Sarap yung gatas. Oo. Gatas ng kambing? Oo. Ano masarap? Gatas ng kambing, gatas ng kalabaw? Gatas ng ina. Kambing. Gatas ng ina daw, gawin ni Alfred. Nakatikim na siguro ng gatas ng ano, no? Gatas ng asawa. Gatas ng kambing. Ayun, sabi mo. Gatas ng asawa. Ilalaban daw to. Saan? Sa kawali? Tatlong MP tsaka kalating case. Oo. Grato, tumba yan. Tinanong ko boss, baka kailan kaya yan? Makakatapos yan. Kailan ba naman? Kailan ba manok to? Kay Kuya Jun! Kay Kuya Jun, kay sa ito? 600. Saan? 500! 500! Nabudol-budol ka. Mabilis boss! Wala mas 1 kilo yan eh. Ha? 2 kilo yan. Ah, 2 kilo. Mungkin naman kilo ng malok sa palengke. 50. Eh, 300 lang yun. Oh. Dali ka. Oh. Malinis pa yun. Malinis pa yun. Yan, may balayibo pa. May ulo, may paa. Ito ka. Sige, isang ano ko. Bili ako isang gym. Nadagdagan pa eh. Hindi sa amin, tatlo't kalahati lang. Sabado laban natin. Lalaban. Ajun. Lalaban na
May tanglad naman si Lolboy. Sarap pa ngayon. Mukhang may kasabay yata yung bulik. Wala si Karin. Kasabay yung bulik. Wala si Karin binuglong siya. Nakagwaya buglong sa Karin. Nabi sa talakan. Sa kapin. Yan ako. Firewall. Dito yan. TV. Yan na. Closet. Cabinet. Yung sa gawin ron. Baby. Ano mga boss, tapos na po yung ating drywall. Pero yun dito, hindi pa muna ipipix dahil yun dito sa isang ano na to, isang triplex na yan or pesem board. Maglalagay po tayo ng pampatigas dahil dyan yung mamount yung sakali, TV dito sa area na to. Kasi dito, kung maglalagay tayo ng sliding door dito salamin, pwede hanggang dito po yan. Alos 80 cm yung opening yan. So, dito rin dito kung slide natin dito. So, kukuha lang natin yung sentro kung dito natin lalagay yung TV. So, pwede rito. Ilalagay po kami lang dyan ng support or papatigas nga dun sa, ano, dun sa wall mount ng TV kung sakaling imamount ni Faring Long yung TV. Tapos naglagay na rin kami ng ano, ng yun. Ayun yung flexible hose na yun na may wire. Pero yun yung magiging power supply niya. Ibang na rin tayo dyan. Well, double walling yan. Ito, bukas dito naman po yung lalagyan ng pisem board. Ito po yung metal stud na tinatawag na ginagamit sa mga drywall. Ayan, metal stud. Wala yung bili ko dito, isa 120 pesos yung isa. 10 feet ang haba. Ayan, naglilinis na si Kuya Jun. 10 feet ang haba niyan. Tapos yung a pisem board or smart board ang brand niya, isa kuha natin ng 400 pesos. Bali halos sa dalawa, 2 and 3/4 halos sa ano niya, halos nasa kulang-kulang sa 11 feet ang nito. Haba ko niyan. 4, 8, 10, yeah, 11. Yung po nga gagamitin natin ganito, yung a metal stud. Ganun din po yung gagamitin natin doon kay Pare Michael. Pagka na flooringan yun, tulad dito, lalagyan natin ng sahig.
saka tayo magpa-partition. Ganun po yung naka-propose doon. Kaya po makapansin nyo, wala pong ano yung wala pong partition doon sa mga kwarto doon. Halos yung may partition lang doon yung dalawang CR. Ayan, tapos pagka naka-flooring na tayo doon, saka tayo mag-ano. Or na-ceiling na. Na-ceiling na, mas maganda kung mauna muna yung ceiling bago tayo mag-partition. At tulad niyan, nauna yung ceiling natin bago tayo maglagay ng partition. Para maluwang yung lalagay na ceiling, mas mabilis magtrabaho. Hindi yung portion by portion or area by area. Mas maganda mauna muna yung kisame bago tayo maglagay ng partition. Ayan, tulad niyan, partition natin. So yun na, drywall. Tapos itong mga wood planks. Bukas i-fix na ni Alvin yan. Pabili na lang tayo ng adhesive na panglagay dyan. Yung stick well, wood glue, tsaka sa cement. Pwede rin yun. So yan. Ito yung dalawang bed po kasha rito. Kabilaan. Tapos meron ito lang side table. Pwede dyan. Meron sila mga outlet. Yan, sa gilid, meron din dito. Meron sa gitna. Tapos dito yung air condition unit. May saksak ay nakabang na supply, power supply. So yan, okay. Ganda na nito. Pintana na lang. Pintuan. So tapos yung mga importante naman dito, yung CR, lababo, tubig. Siyempre yung kuryente. Pwede ng tirhan. O dyan, pwede ng tirhan, o dyan. Dito ako matutulog ngayon gabi. Hindi pa, no? Ito, pwedeng lagyan to, ano lang, kung yung pangmasa, linoleum, ayan, shout out. Pwedeng linoleum dito, no? Dyan, no? Pero kung ano po, bulk namin dito is vinyl. Vinyl yung lalagay dito sa carpet flex na sayo natin. Ayan, matibay po ito. Hindi na nagkipan ng vinyl to. Diba yun, walang ka-alog-alog, walang ka-uga-uga. Okay, natapos na naman po yung ating mag-apon. Hindi po tayo nakapunta sa mga project. Nakapunta sa mga project ngayon dahil nga yung sasakyan natin is pina-change oil nila basis sa Hyundai Pampanga. Ay, malapit na lang, malapit na. Konting kembon na lang, pare. You know, nag-harvest ng talong si Jeffoy. Oh, Jeffoy, parang nasa palengke, ah. Ha? Kuha na rin ng ano, ng sili. Kamatis, tingnan mo, baka may bumang pa yung kamatis dyan. Hindi pa yung mga baso. Pwede yung pangulam nila. Hindi lang sila ng piniritong tinapa. Tsaka piritong talong. Ay, talo na po. Yan po yung aking isang paborito rin ulam. Tinapa, tsaka talong. Tapos kamatis, tsaka okay, yung bagong isda. Nanggaling kay Ilocano Kuwela TV, kay Boss Jimbo. Eh, shout out. Yan po nga iba, yung may ginawa na po kaming partition na hindi po kami gumamit ng ganito, ng yan, yung ganitong metal stud. Kung gusto niyo po mas matibay, gumamit po kayo ng ano tawag dito, yung si Parlin po 2x3, yung 1.2, pwede na po yun, matibay na po yung magiging wall nyo pagka nagkasama-sama sila tulad nyan. Bukas nga metal stud na to, medyo may kanikisan. Yung nabibili dito sa atin sa Pilipinas, hindi ka tulad sa ibang bansa na medyo may makapal. Pero kung gusto nyo matibay, 2x3 na si Farlins. Meron na po kami ginawang ganito, yung ginamit namin sa 2x3. Kaya lang mahirap pong putulin. Pagka ganun, gagamit na kayo. Hindi na gunting. Grinder ang pangputol. Kung gusto matibay ni paring Michael doon, pwede tayong gumamit ng... yun nga, si Parlins na 1.2 ang kapal. 1.2 pwede na po yun. Ayan, mga ating hagdanan. So, bukas naman. Tapos yung CR, dito tapos na dito. Ceiling. Tapos yung CR bukas, pwede na rin installan ng kisame. Hard deflex na lang po, bison board na lang yung ilalagay natin dyan, tapos pituraan na lang. Nakadrap po siya ng 2 inches doon or 5 cm doon sa may shower area. 90 cm po yung sukat ng shower area. 90 cm, tapos water closet. Ito yung kanyang lavatory. Tsaka dito sa kabila, nag-ubis na rin. Ano na kayo? Wow, huli mo na yun.
Ubusan na rin yung i-tiles to. Napili ko na rin yung mga gagamitin dito. Ito dito sa ceiling dito, hard deflex na lang po yung gagamitin natin dyan. Tsaka dito. Binturahan na lang. Ayan, ito. Isa na rin yung installation ng tiles dito. Same sukat lang naman to. 1.2 pa finish. 1.2 yung finish niya. And dalawang tiles. 60x60. Tapos 2.4 or 8 feet. 8 feet by 4 feet lang po yung sukat niyan. Karamtaman lang. Hindi ganun kaliit. At hindi naman ganun kalaki din. Sakto lang ang sukat niyan. Tapos yung kanyang height is 2.4. Kung saan sakto yung apat na tiles din para walang soroho. Sakto lang din naman po yung height niyan. 2.4. Okay. Konti na lang. Pwede na pong tirahan to. Pintuan. Yung mga bintana. So, pwede na. Kainin ko muna ng tilapia, mga boss, kahit konti lang. Konti lang kasi pinakain ni Lolo Boy kanina umaga. So, napakain natin sila ng hapon. Tsaka po pala napapansin namin yung sibol dito. Medyo humihina. Gawa siguro ng walang ulan dito. Ayun o. Alos sa kumukunti yung tubig niya. So, mamaya iyan ko siguro. Ito patutubigan ko dun sa may meron kami nga andun yung submersible pump. Ayun, medyo bumabaw yung tubig nito. Humina po yung yung sibol. Hindi ko alam kung bakit. Ayun, siguro dahil sa walang ulan. Hindi masyadong umuulan dito sa Pampanga. Patubigan ko muna. Tapos tingnan natin yung mga boss, yung alligator gar. Ayan. Ayan mga boss, patubigan natin. Ito humina po yung sisibol. So, mababawasan yung tubig ng fish pan natin. Tapos pagka na kumunti yung tubig ng fish pan, tingnan ko yung alligator gar. Mayroon po kasi nagtatanong doon sa alligator gar natin. Silipin natin. Ayan siya. Ayan. Pagka kumunti po yung tubig nito, makikita po natin yung dito. Yung alaga naming alligator gar dito. Marami din po siya nakakain dito tulad ng mga mosquito fish na yan. Ayan, dami o. Ayan, mga mosquito fish. Mosquito fish. Yan po yung kinakain ng ating alaga dyan. Alligator gar. Ayan yung ating submersible pump. Ayan, tara silipin natin yung alligator gar. Ayan siya. Ito po siya. Laki na niya. Ayan siya. Ayan ako. Para siyang alligator. Tsaka yung kaliskis niya, napakakapal. Ayan po yung alligator gar natin. Okay. Dadami naman po yung tubig dito. Dahil nga sa sibol, kaya lang medyo humina nga. Di tulad ng dati, ano. Umago siya, kaya lang humina. Di tulad ng dati, na medyo malakas-lakas. Kaya umaagos dun sa ating fish pond. Ayan, medyo humina nga siya.
At ito yung mga bibi. Bibi yung alaga ni tatay, lolo boy. May bunga na pala yung kalabasang tiyan ng inanay. Yapulele, yan o. Wow! May palakang ngayon o. Palakang karag, ngayon o. May bunga nga. O tinakpan ni Yapulele, inanay. Saan pa? Saan pa yung bunga niya? Maringin dyan eh. Ako tago, no? Hindi yan, nalaglag. Malaki na rin. Itong gabi na to. Galing Bisaya daw to eh. Ganyan yung gabi sa inyo? Ganyang kulay? Oo, ganyan boss. Galing Bisaya pa, Bisaya pa yun. Sarap ng laman yan. Ang kamatis oh. Oh. Ganyan, ay, sira na. Pagkakuha, gulay agad. Eh, ito, ginulay na mga kambing oh. Ginulay na mga kambing. Muna akong sili bago ako umuwi sa usawan sa bahay. Mamaya masarap po yung aking ulam sa kalderetang paanang anok. Ang ating ipapaluto mamaya kay tatay. Kalderetang paa tsaka ulo. Tapos sa usawan natin sa manghang na patis. Wow. Okay na to. Ang sausawan lang naman. Ayan, nadagdaga naman ng tubig itong fish pan natin. So, bukas ulit. Bukas maga. Patadagdagan ko kay Lolo Boy pa. Pero hindi nawawala ng tubig yung ating mga alaga.